guys, first time kong mag-share ng story dito kasi medyo madami na din akong na-experience at nasasagap na kwento tungkol sa mga aswang. Okay, back to the story. 2 years ago, puntis yung sister-in-law ko sa first baby la ni kuya. It was late at night and we were watching KMJS. We were the only ones awake that time kasi tulog na yung parents namin at yung ibang tao sa bahay. So we were quietly watching TV nang biglang, bang, may kumalabog sa bubong. Para siyang taong bumagsak sa bubong namin. Masasabi rin namin na di pusa yun kasi masyadong malakas. Then, nagkatinginan kami ng ate ko noon. Naninigas daw yung tummy niya. And then, yung bubong namin, parang may naglalakad na tao. Plus, nangamoy paputok. Basta, ang baho ng amoy. Si ate ko ay natakot na. Then, ang ginawa ko, kumuha ko ng holy water at asin at isinaboy ko sa bubong. Tapos, nawala na siya. Next story is ganun din. Buntis ulit yung ate ko sa pangalawang baby nila. November 3, 2016. Nagpa-practice ako for my extemporaneous speech at kaming dalawa lang ulit ng ate ko that night. May lumagabog ulit sa bubong namin. Then, parang naglalakad. This time, mas matagal dumating sa point na halos sumigaw na ang ate ko sa takot. Pero, ganun ulit. Sinabuyan ko lang ng asin. Then, nawala na. Ito naman yung tungkol sa isang plant na binibenta sa daddy ko ng isang matanda. Swerte daw kasi yung halaman kaya binili ni daddy. Little did we know na may nag-aalaga pala doon sa halaman. Una, nilagay ni mama yung halaman sa taas ng ref, tas wala pang kisame yung bahay namin. Matagal na nangyari ito. Nagsi-CR daw si mama noon, nang biglang nagulat siya kasi may para daw alien na palabas ng bahay. Baliktad daw yung itsura, din parang butiki. Yung paa daw, nasa itaas, tapos yung ulo ay nasa ibaba. Tapos, di pa nila alam na dahil yun sa halaman. Nilipat ng mama ko yung halaman sa may lamesa. Then biglang may kumalabog. Pagtingin nila, yung mga staff toys na malalaki na nakalagay sa taas ng aparador namin, lahat nahulog. E di takot na sila noon. Nilagay naman ni mama yung halaman sa may labas ng bahay namin. Then, yung mga kapitbahay namin, may nakikita daw na tao sa may halaman. So, binalik ni daddy yung halaman, tapos nawala na yung nagbabantay. Di ko alam kung ba't interested na interested ako sa mga kwentong aswang. May nakapagkwento naman sa akin sa isang taping before. Di ko alam kung crew ba siya o ano. Yes po, actor po ako. Medyo limot ko na din yung kwento. Basta, ang naalala ko is about siya sa aswang na isang party ata. Yung lalaki, pinagsuot ng singsing. Then, lahat ng tao sa party aswang may pinahigop na sabaw daw or something na kapag hinigop mo, magiging aswang ka na. Di ko lang sure kung totoo yun. I live in Laguna, kaya rin nagtataka ako na as of this day, may mga aswang pa din at di naman kami masyadong liblib na lugar. P.S. Kung may alam kayo about sa aswang, please comment down. Magbabasa po ako. By Bakhtin ni Bangis. Eye-opener, aswang. Ang confession na ito ay isang eye-opener para sa inyo na naguguluhan kung totoo nga ba ang aswang. Dalawa kasi ang mga nagiging aswang. Ipapaliwanag ko sa inyo. Blood
Ito ang mga klase na dumadaloy na sa dugo nila ang pagiging aswang. Stone. Ito ang mga tao na pinapasahan ng bato upang maging aswang. Kapag ang mga ito ay nakalahi ng mga tao, ay may posibilidad na maging aswang din ang kinalalabasan nito. Huwag kayong malinlang. Ang mga aswang ay hindi laging nagtatransform kapag gabi o kaya ay kumakain ng lamang loob. Kaya nilang mapigil at kaya rin nilang makihalubilo sa mga ordinaryong tao. Tandaan nyo, nandyan lamang sila sa paligid-ligid. Para rin silang fraternity, ika nga. Marami sila, kaya sa mga nakikinig dyan na nakikipag-inuman, mapababae man o lalaki, umiwas muna kayo sa mga dayo-dayo na inuman, lalo na sa probinsya. Madalas dyan ang punteriya ng mga naglalahi ng aswang. At lalo na sa mga dance club, nandyan din sila, nakikihalubilo. Ang mga aswang kapag naglahi at pinainom kayo ng itim na bato, ay isang araw na lang ang itatagal ng kanilang buhay. Kumbaga, sa katotohanan, ay kayo ang magpapatuloy nito. Mostly, mga matatanda ang mga gumagawa niyan. Pero, huwag kayong magpalinlang. Tandaan nyo, nagpapalit sila ng anyo. Kung gusto nilang maging isang gwapong lalaki o kaya naman ay magandang babae, gagawin nila iyon. Kapag mayroong lalaki o kaya naman babae na nagmamasid sa inyo at ayaw tumigil ng kakatingin at nawiwirduhan na talaga kayo, magsalita kayo sa isip nyo at sabihin nyo ito: Circum dedit me in lucem. Paulit-ulit nyong sabihin yan at iiwas na yan sa inyo dahil nasasaktan sila sa tuwing sinasambit yan sa presensya nila. Kung hindi nyo kayang i-memorize, ay isulat nyo sa isang maliit na papel at iipit nyo sa pitaka nyo. Wala namang mawawala. Malay nyo, matulungan pa kayo. Ang magiging topic ko next time ay mga anghel ng Panginoon. Hintay lang kayo. Ciao. By Sor. Aswang and Ghost in Capiz. Graduating student kami nung high school. So, nag-decide kaming magbabarkada na sina Gerald, Carl at ako, si Vince, na mag-out of town. Napagkasunduan namin na sa Capiz na kami pupunta kasi may bahay doon sila Gerald. Kahit na natatakot akong pumunta doon kasi may mga rumors nga na madami daw aswang doon. Pero, sumula nung bata pa ako, di na ako naniniwala dun. Kaya, sumama pa rin ako. Para may thrill naman yung bakasyon namin. May 1, 2012. Mga madaling araw. Umalis na kami kasi medyo matagal yung biyahe. Pagdating namin dun sa bahay nila Gerald, sinalubong kami ng lolo, lola at tita niya na buntis. Napansin namin yung bahay nila masyadong luma na, pero matibay pa naman. Parang minana pa sa mga ninuno nila. Fast forward, nagyaya kaming mag road trip kasi ilang araw lang kami doon. Mga around 5 PM, umalis na kami. Pero medyo madilim na noon, tapos yung dala naming motor, sira pa yung ilaw. Kung saan-saan kami pumunta hanggang sa di na namin na malayan yung oras at gabi na pala. Grabe, sobrang lamig yung simoy ng hangin habang papauwi na kami. Nang nakaramdam ako nang parang may sumakay sa likod namin. Kasi single lang yung dala naming motor at ako pa yung nasa likod. Para siyang bata. Nung tingnan ko, wala naman. Pero, ramdam ko yung paghawak niya sa baywang ko. At sa sobrang malas namin, nasira pa yung motor. Habang inaayos ng kasama ko yung motor, ako yung nag-iilaw sa kanya
gamit yung phone ko. Napamura ko nang makita ko sa likod niya yung pari na pugot yung ulo tapos duguan yung damit. Sa sobrang takot ko, nalaglag yung phone ko. Namutla ako ng oras na yun at di ko alam ang gagawin. Pero di kami inaantok ng mga oras na yun. Hanggang sa 1 AM na ng umaga, gising pa din kami nang may narinig akong ingay. Tek, tek, tek. Kung di ako nagkakamali, ingay ng mga aswang yun, sabi sa akin dati ng lola ko. Kinabahan ako ng mga oras na yun. Narinig din ito ng mga kasama ko. Pagkatingin ko sa dingding ng bahay, may butas pala dun. Pagkasilip ko sa butas, biglang may mata na pulang-pula. Sa sobrang gulat ko, napasigaw ako. Nagising yung kaibigan kong si Carl na himbing na himbing sa pagkakatulog. Nang biglang may tumalon sa bubong ng bahay, bumakat yung paa niya sa yero sa sobrang lakas ng pagbagsak. Nagising yung lolo ng kaibigan ko, may dalang itak. Sumigaw pa ito sa labas. Hoy, kung nasaan ka mang aswang ka, umalis ka na dito. Wala kang mapapala dito. Nang biglang maalala ko, buntis pala yung tita ni Gerald. Dahil sabi ng lola ko, naamoy daw ng aswang kung buntis yung isang babae. Naaninag ko yung isang lalaki sa may talahiban kahit madilim na. Namumula pa yung mata. Tapos, ang hahaba ng mga kamay. Nang biglang nag-anyong aso ito. Malaking asong itim. Saka tumakbo papalayo. Nang umaga na yun, umuwi na kami. Baon, yung nakapangingilabot na karanasan. Dati, di ako naniniwala sa mga ganyan. Pero ngayon, nadala na ako. By Vince. Stories Philippines Podcast. Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.